You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Kailangan maging good influence tayo para yung mga tao po ma-attract sa Panginoon at maniwala at umibig sa Kanya. Para maging maka-Diyos ang mga tao. Ganito po tayo kahalaga. Kaya tayo po tinawag na light and salt of the earth. Makinig po kayo mabuti. Matthew 5 verses 13 to 16. In Tagalog. Ang sabi dito, kayo ang asin ng lupa. You are the salt of the earth. Ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Take note, oh, may sinabing bahay. Ano mang klaseng bahay, bahay nyo yan o bahay ng iba. Kung kayo'y naroroon, ang sabi, dapat nagliliwanag po tayo. Hindi tayo nagdadala ng lagim o dilim. Okay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. You see, pagka maganda po nakikita ng mga tao sa atin, ang una pong nabibigyan ng parangal ay ang ating Diyos. Kaya po, maraming hindi nawiwin na kaluluwa para sa Panginoon. Kasi marami po ang hindi nag-iilaw sa kapaligiran. Even Christians, nakakatisod po ang mga ugali. Sorry po, pero totoo po yon. Totoong-totoo po yon. Tayo po, na followers o disciples ni Jesus, ang light and salt of this earth. Ang dalawa pong pangunahing gamit ng salt ay, number one, para makapag-preserve ng pagkain. Para maka-enhance ng flavor ng pagkain. Ang application naman nito sa atin ay ito. Tayong mga Christians ang gagamitin ng Panginoon para maiwasan ang moral decay o kabulukan ng moralidad ng tao. You know what, church? Paano po maiiwasan ang kabulukan kung tayong mga salt ay nawalan ng alat? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa totoo lang yung salt, hindi siya nawawalan ng alat. Pero merong ibig sabihin po ang Panginoon dito, hinalintulad niya dito tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon, tayo bilang salt ang mag-e-enhance ng spiritual flavor ng tao sa mundo. How? Pag meron pong nanghihina, nawawala ng pag-asa sa buhay, tayo po ang gagamitin ng Panginoon para malift up ang kanilang spirit at hindi sila mawala ng pag-asa. Tayo po ang magigising, tayo ang magpapainit sa mga nanlalamig sa Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano, hindi po pwedeng manlamig tayo sa Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi dito, paulit-ulit, worship the Lord, worship. You worship, you worship, you worship. Okay? Sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo kakayanin ang buhay pag hindi nyo ibinigay ang pag-worship sa Lord. Hindi po magiging God ang God sa buhay ninyo unless matuto po kayo mag-worship sa Kanya. Ang pag-worship po ay hindi lang dito sa church. Kakapiraso lang yan. Dalaw ka lang sa Lord. Ang tunay na worship ay yung meron kang lifestyle na inuukol every day sa presence ng Panginoon. Just worshiping Him. Exalting Him. Telling Him you love Him. Tell Him na siya yung everything sa buhay ninyo. Tell Him na wala kayong magagawa without Him. Iba ang worship, iba ang prayer, iba ang reading of the word, iba ang giving to the church o alms, iba. Sa atin lahat ang ano nun, benefit. Isa lang ang para sa Panginoon, worship lang. Kaya pag nawala po yan, para tayong walang Diyos.
The word worship, wala po yan kung walang Diyos. Ngayon, kung may Diyos kayo, gagamitin niyo yung worship kasi yung worship para lang sa Lord. So magpapalakas po tayo ng mga nanghihina. Tayo po ang magpapatotoo sa katapatan ng Diyos. Tayo ang magpaparamdam ng mainit na pag-ibig ng Diyos. You know, kaya maganon po ako. Kitang-kita ko po sa body of Christ. Body of Christ. Yes, body of Christ. Ayaw tumibok, mahina ang tibok sa pag-ibig sa bawat isa. Ang hina-hina. You know, pag mahal na mahal na mahal mo ang Lord, mararamdaman niyan sa puso mo, sa pagtrato mo sa iba. Yan ang nag-iilaw. You know, kahit walang nakakakita, gumagawa ka para sa iba. Why? Ang number one, gusto mong audience, ang Lord. Okay, ang Lord lang. Motivation dapat lahat ng tao, ang Lord lang. Gusto mong mahalin ang asawa mo, gusto mong mag-ilaw sa asawa mo, ang Lord ang motivation mo. Gusto mong galingan yung trabaho mo, ang Lord ang motivation mo. Ano man ang gagawin mo, ang Lord lamang ang motivation mo. Siya on top. Why? Kasi pag ang motivation mo, tao, madadown ka. Kasi idadown ka ng tao. Right? Madali ka mapapagod kasi nakakapagod ang ugali ng tao. Saan ka mandako magpunta? Papagurin ka. Kahit mabait ka, papagurin ka nung hindi mababait. Tama po ba? So, ako, yan ang sikreto ko po. Lahat ng klase ng atake ng demonyo sa buhay ko parang pinatikim sa akin ng Panginoon. Bad. Alam ko, kaya pa rin ako nakatayo rito. Kasi nabubuhay ako para kay Kristo. Siya lang ang motivation ko. Siya lang. Everything will follow. Kasi automatic naman motivation mo, anak mo, asawa mo. Natural yun eh. Mahal mo yan eh. Pero eh, iba yung motivation na nanggagaling because of God. Iba yun. Parang everything na ginagawa mo, kahit ang hirap-hirap gawin, gusto mo pa rin gawin. You know why? Ang motivation mo, ang God. This is for you, Lord. Kailangan kong makabisa ito. Kailangan itong ma-apply ko sa buhay ko. Why? Ang motivation mo, ang Lord. Okay. Praise God. So love, ito iniiyak ng Panginoon sa maraming tao, Christian man o hindi Christian, kulang na kulang sa pag-ibig sa kapwa. Sobrang kulang po. Okay. So, tayo po ay magpaparamdam ng init ng pag-ibig ng Lord. Mainit kasi pag-ibig ng Lord eh. Kaya po tayo may Joseph Feeding Mission. Buong Pilipinas po yan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya tayo may radio ministry, may bus ministry, may documentaries, may radio, may podcast. May film showing. Lahat ginawa natin. Ngayon, ayoko lang ma-preempt pa. Okay. Ang dami kasing gustong gawin. Actually, mabilisan lang po yun. No? Okay, tayo po ang magpaparamdam ng kakaibang pagmamalasakit. Kakaiba. I-challenge yung sarili nyo. Ano pa ba yung hindi ko nakagawa para sa Lord? Dapat nag-iisip po kayo. Dapat pinapalago niya po yun. Palagi na lang ako nag-church. Nakikinig lang ako. Wala namang pakinabang ang Lord sa akin sa labas. Kain lang ako ng kain ng word. Hindi ko naman ginagamit. Hindi ko minememorize. Hindi ko ina-apply. The next Sunday, makikinig na naman ako. No? Sabi ko sa inyo, alam niyo po ba, sobrang powerful ang word. Na kapag ito sineryoso niyo, yung power niya makikita sa life ninyo. Kapag ka hindi niyo nakikita ang powerful yung nangyayari sa buhay niyo, sasabihin ko sa inyo, sigurado ako, yung word hindi niyo po isinasabuhay. Kasi yung word nakaka-change eh. Nakakabigay ng power. Yung hindi mo kaya, nakakaya mo. Oh? Ayaw niyo po ba yun? Gusto niyo, di ba? So, simula ngayon talaga ma-inlove na kayo sa Lord at mamahalin niyo yung word niya. So, tayo rin po ang mag-enhance para yung work of God mag-stand out. Ano ba yung stand out? Yung gagawin mo yung hindi madalas gawin ng tao at hirap na hirap gawin ng tao o ayaw ng taong gawin. Alam niyo po, early on in my Christian life, para akong batang madaling, parang gullible in the Lord, no? Parang lahat na gusto ng Panginoon, iniisa-isa ko talaga, ay, ito gusto niya, gagawin ko to.
Ayaw niya magsinungaling. Ay, hindi ako magsisinungaling. Gusto niya magbigay ako, magbibigay ako. Ayaw niya may sama ng loob. Aba, hindi dapat masama ang loob ko. Mga maliliit na umpisa. At ang isang storya na ilang beses na rin napatotoo dito, but mismo mga anak ko, pinatotoo na rin ito yung iba sa iba. Gusto ko lang kwento. There was a time, bago pala ako Kristiyano, mainit po ako talaga. Eh pagka Kristiyano ka, praise the Lord ka. Eh pinagtatawanan po ako doon sa lugar namin. Praise the Lord. Ah, si praise the Lord, ang tawag namin. Si praise the Lord, no? So tinawag nila akong pastora daw ako. Pabiro, parang joke, pang-asar. Eh, makapangyarihan po pala talaga ang declaration. Alam niyo po, na-realize ko talaga makapangyarihan ang pagde-declare ng mga salita. Eh, naging pastor nga po ako. Right? Ito po yun. Eh di, ang nangyari, na-persecute po ako. Isang compound po kami doon, no? Maliliit pa yung anak ko. Si Jai, high school ka ba doon, ha? Si Pastor Jai? Okay. So, naririnig niya yung mga attack sa akin. Tama ba, anak? Attack sa akin, nung tita niya. Eh, itong anak ko, siyempre, mahal ang nanay, no? Walang mami. Pinagtanggol ako. Sumagot sa tita niya. Eh, bagya pa lang ako nag-aaral ng salita noon. Ha? Sabi ko, o anak, bilan mo ng cake yung tita mo na nag-persecute sa akin. Ito yung pera, bili ka ng cake, bigay mo sa kanya, mag-sorry ka dahil sinagot mo siya. Pagkatapos, sabi ko ganun sa kanya, pagdadaan ka sa harapan nila, anytime, at nandun sila sa may garden nila, huwag kang iiwas, ha? Ngayon ang turo ko sa kanya, huwag kang iiwas. Magmano ka sa kanila. Hello? You know what? Pag pala sineryoso mong pagsunod sa gusto ng Panginoon, wala nang issue sa akin yung ganun eh. Yung saying sorry. Kahit ako ang may katwiran, I mean, no problem sa akin. Sorry, kasi nasaktan kita eh. Walang issue. So, isa lang ang focus ko. Kaya nga sinasabi ko, alam ko yung ibig sabihin ng ang motivation nyo palagi, ang Lord. Hindi yung sarili nyo, nararamdaman nyo yung sinasabi ng nanay, tatay, lahat. Hindi. Ang Lord. Okay? Hindi ko alam. Kada sunod ko sa Kanya, little by little, hindi ko alam na yung unti-unting obedience na yun sa Panginoon, I'm gaining power pala. Kasi power yung pagpapakumbaba. Eh, sabi sa Bible, God gives grace to the humble, but He resists the proud. He opposes the proud. Mas gusto ko yung gusto ng Panginoon. No? Hanggang ngayon, napakadali na sa akin yun. Sige, tignan niyo po yung sarili niyo. Kaya niyo po ba yung mga ganon? I-practice na po ninyo yan habang maaga. Kasi pag tumigas po yan, mahirapan kayo pagdating ng panahon. And you're losing grace. You're losing power. You're losing wisdom. You're losing favor from God. By being proud. Nakuha niyo po? Okay, being the light. Eto, paborito niyo to. Social media. Ayan, paborito ng lahat ng tao to. Social media. Hi. Paalala ko lang po ito. Bilang, ako'y nagagabay po ako sa inyo, no? Bilang pastol. Social media. Okay, tandaan niyo po ito. Never, never forget that you are a Christian. The ambassador, the representative of Jesus. Meaning, wala si Jesus, parang ikaw yung darating. You know, yung image ni Jesus, yung character ni Jesus, dapat nasa iyo. Kasi dala-dala mo yung name niya, Christ. Tama? Tandaan po ninyo ito, huwag kayong magla-like, magsa-share, o magko-comment ng anything na hindi nakaka-please sa Lord. Hello, church. Daming umingiti rito. Anything lewd. Yung may malaswa. Nagsasalita ng bad words, cursing, panlalait. No? Huwag nyo ilalike yan. Even when you are voicing out an opinion, huwag nyo pong kakalimutan na Kristiyano po kayo. Here is the golden rule na tinuturo po ng Bible.
Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Matthew 7, verse 12 po yan. Yan po ang number two greatest commandment. Sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. At ang greatest commandment, yun ang number one, love God with all your heart, soul, and mind. Look at this. Dito lang sa dalawang commandment na ito, nakapailalim lahat ang commandment ng Lord. Ibig sabihin, pag nasunod nyo ito, na-master nyo po ito, na-apply nyo sa buhay ninyo, madali na sumunod dun sa iba. Yun ang ibig sabihin nun. Eh, walang effort. Bakit? Mahal mo eh. Mahal mo, sasakripisyo ka. Sabi ng Lord, bigay mo buhay mo eh, pagmahal mo eh. Diba? So, example po, Facebook. Kung ayaw ninyo na pinaparinggan kayo, huwag po kayo magpaparinig. Ayaw nyo eh. Di, huwag kayo magpaparinig. Kahit po nakaka-tempt. At kung ayaw mong nilalait ka o yung mahal mo sa buhay, huwag mo rin itong gagawin sa kanila. Remember, sino man ang nilalait natin, may mga relatives din yan, may mga friends din yan, may mga loved ones yan na masasaktan. Remember, as Christians, bearer po tayo ng light. Okay? Pag emotional ka, eto ang rule. Log out kagad. Hello, church? Pag nilog out nyo kagad, pag galit ka, gusto mo na sumagot, gusto mo na lahat, gusto mo sabihin, sigaw sa mundo yung galit mo, log out ka kagad. Alam nyo ba, ibig sabihin ng log out in the spirit realm when you do that? Ang tawag dyan ay self-control. This is one of the fruit of the Holy Spirit. It means power. It means kontrolado na kayo ng Espiritu ng Lord. It means nabubuhay na yung Espiritu ng Lord sa inyo. Yung kapangyarihan nito gumagana na sa life ninyo. Look at this. Remember po, ang taong walang self-control ay parang open city. Yun po sinabi sa Bible. Proverbs 25 verse 28. Tinuro ko na po ito sa inyo. Pag open city ka, open ka sa attack ng enemy. Walang covering eh. Walang tatakip sa inyo. Ganyan po ang mga tao, walang self-control. Now, bakit? Para kang lag. Kasi po, pag emotional tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi natin gusto, na pagsisisihan naman natin sa huli. Pag nasabi na po natin, mahirap na po yung bawihin. Ang may control sa kanyang tongue ay wise. Proverbs 13:3, those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Yung nagpo-protect, nag-guard ng kanyang mouth, ang sabi, pinapreserve mo yung life mo. Pero yung nag-speak rashly or foolishly, carelessly, unwisely, irresponsibly, ang sabi, will come to ruin. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.